set up ni King at ni Mugabe ni Sir, dito sila ilabay sa kanya. Pinasayot sila niya, at yet, tunod sila indignal ng pamilya, ang mga magtuto, it wasn't true. Huwag ang mga niya matuging nalang mga binanggap ng pag-iswan, gasta rin sa Ginoo. Walay superman na tunanhi, walay mga ikon na overconfident ka, gasta rin sa Ginoo na di ipagulungan sa grasya sa Ginoo. Amen. Huwag ang kung nakamagkakaroon ko nun sa grasya sa Ginoo, walang ilang ibaligyan, ilang itig dito. Ang ilang itig hindi nagpapilit. Huwag mo ang inghanan sa Ginoo, mga kisuhan, mahalang kamay ka. Gamay ng tangarabinig ng mga remnant sa Ginoo. Hanti ang atong indignan, atong pabilit, aning kabutan, nga atong natay tagway sa atong mga amigo, amiga, sa atong sinigan, nga atong simbahan, atong natay natong indignan. Ganap ng Psalm 16 verse 8. Kung mga niya atong na-learn sa atong na simbahan, glory to God sa mga pastor na pwede nila tinaingkarin sa mga missionaries, na dapat pagkunod na ng dignity, dignity ng ibaligyan, dignity na mag-upad din ako sa matutuod o galak sa nasa sa Ginoo. In Psalms chapter 16 verse 8, si David said, grabe po nang iyang makita na ito sa binumiro niya na pinabuhin, na grabe na kayo siya ka, dapat kayo na iyang dignity sa Ginoo. Psalms 16 verse 8, the Bible says, I have said the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Nasayot na sa ginaguhin ni David, na nihati siya ang mga tanagot ng mga trials. Huwag makita natin sa last chapter sa ginaguhin ni David, ibagod siya. Wala siya nag-move sa niyang indignidad, wala niyang ibalik niya. Never sa ginaguhin ni David, niya iyang i-change, iyang i-isan, at iyang indignidad niya sa Ginoo. Huwag ka, Psalm 64 verse 2. Psalm 64 verse 2. Bible says in Psalm 64 verse 2, He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be with him. Kaya si David, nagiging na successful sa iyang umoy, sa iyang pinaguhin. Kaya nagpabilit siya, kawala siya nag-move sa iyong dignidad sa Ginoo. Huwag ikalawa, makita na ito niya under sa we consider great indignity sa kinabuhin ni Shadda, Misha ng Levitico, not only it wasn't true, it wasn't misery. Baka na, huwag nakasama na sa word ni misery. Balik na sa mga text, Daniel chapter 3. Go with me, Daniel chapter 3. Walang nagluban ng ulang indignidad. In fact, lungan sila ang pagtulad sa hari. Daniel chapter 3, walay ko sa nila na nagluwan-luwan. Kung ako ma-imagine siguro ni, gaklayo ni sila ang tulog. Gaklayo ang nagluwan sa hari. Hingon niya sa verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, Mahalin ko na nila ni Atubak. Oh, the Lord said, we are not careful to answer me in this matter. Kung na sila intimidated, it wasn't misery, it means mga nagpabilin ang ilang intimidad sa Ginoo. And the last one, we consider great belief, great integrity, o kang katapusan, we consider great God. At doon sa nila kung naginungo ang ilang inalantaw, tungkol kay hindi sila gusto ang ilang Diyos na ginagantan, ang ilang Diyos na ginag-worship at nasimba sa tingkol nilang ginaguhin na matuhod, na maglantaw silang baruganan o intimidad na nag-move sa mata sa Diyos. Amen. Ang ilang natuhod na Diyos nagpamili, ang ilang kaisok kay nasayot si Shaka, misa ka nabitin mo, na doon ay Diyos nagikan sa langit na galantaw. Kadagog kayo ng Diyos na gyalag. O mga pinagga ng mga Kristuhano, hindi na ito kaligtan, unsa man ang mga pagsulay, unsa man ang mga kawadon, magpabilin na natin Diyos na nagro. Yes. Magpabilin na, magpabilin na sa Diyos, na hangat sa pagpalik sa Diyos. Diyawa,
pa sa bigka. Kapag makita, it was powerful kami doon. Ang ina-idolize ka doon sa tao, ang ilang ginoon, ay sila'y kapasan. Kanang akong lahat people, mas doon, tagay, yung verse ka na. Ilang ginoon, ano ba ka nilapasan? O ba na'y nakaimata pero utak, nakaimata pero di abumul. Kung nag-isurahin na karon ang panahon na
magiging happy ka, ganang-alagad, sigino ang tungkol niya, katong Ginoo, perfect! Dili siya masipya! Dili siya ma-fail! Everywhere of God! Pagkutay ka mo. Ang kabong sigino ang hindi, masipya. Pagingon pa sa Bible, balik na sa context, Daniel chapter 3. In verse 13, down to verse 18. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of the hand of King. But if not, be known unto thee, O King, that we will not serve the gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Mga Kristohan, in verse 22, therefore, because the King's commandments was urgent, and a furnace exceeding hot, and flame of the first two to stand. Kung sa kainin, kato nga, nagdala sa ilang amoy, amurag amoy na una, and kada took up Shadrach, Meshach, and Abednego, and these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound in the midst of the burning, very furnace. Then, in Kabinistan, the king was asked, and rose up in the haste and speak, and said unto his counselor, did not we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, true king, in verse 25. He answered and said, no, I see four men loose walking in the midst of the fire, and they that do hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Mga pinagka ng mga Kristiyano, ang ato Diyos na ginalagdan, kung wala'y tapat, nakahandukan, magpabilitan, pangalagat sa inyo. Kaya nga itong Diyos na ginagdan, perfect mga pinagkan ng mga Kristo. So tonight, let me encourage you, let me challenge you, be faithful. Kami na po na 2016, isal sa itong pastor, at si ka, ang ginawa ng mga tao. Kung sa taka-faithful sa 2015, sa mga tao na ka, mag-faithful, 2016, kung tayo ng Diyos, perfect. Kamu bless ito. Tika sa ato. Agapang Panginoon, salamat kayo, Lord, sa mensahe. Yes, Lord. Pagod ka tayo sa pagkakal, sa church, sa pastor. Salamat kayo, Ginoo, sa panibawang talong kami. Salamat sa presence. Salamat sa Pinoy, sa tatawa. God, pinag-glory in Jesus' name. Amen.